ASAP natin to trending sa positive feedback sa unang pag-ere sa TV5. Hashtag Reformat All Out Sunday, nag-trending dahil sa di magandang feedback ng mga netizen sa All Out Sunday. Johnny Manahan o Mr. M, posibleng lumipat sa GMA7. Welcome to BusyGram.net, ang channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Huwag kakalimutang i-hit ang share, follow, like or subscribe button para ma-notify ka sa aming mga susunod na videos. May mga shoutouts din kami sa pagitan nitong mga video kaya tutok lang. Nag-trending sa social media, partikular sa Twitter, ang hashtag Reformat All Out Sunday itong linggo na siyang sigaw ng mga Kapuso fans at viewers. Kasabay ito ng pag-trend naman ng hashtag ASAP As One na kung saan ay unang pag-ere ng ASAP natin to sa TV5 habang umi-ere din sa A2C Channel 11, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live na siya namang positibo ang feedback ng mga netizens. Ito ay dahil umano sa isang segment ng All Out Sunday na isang game segment at may title na Ano Raw na hosted din na Betong, Paolo Contis at Ken Chan. Sa takbo kasi ng laro ay may huhulaan ng dalawang team na may dalawang miyembro at magkakaroon ng mga puntos kapag nahulaan ng tama ang kanta o salita depende sa kategori. Subalit matapos nito ay mukhang hindi nagustuhan ng mga mismong Kapuso fans ang naganap dahil ayon sa iba ay boring at mukha umanong hindi naakma sa variety show. Ayon sa post ng isang netizen, ito po ang dahilan bakit nag-trending ang hashtag Reformat All Out Sunday because of Bitong and this segment. Sana puro kantahan na lang ang real singers together with The Clash and sayawan na lang ng real dancers. Nakamention pa sa tweet na ito ang Artist Center, GMA Network, All Out Sunday 7, Chien Bautista at Jennifer Gabriel 18. Ayon sa ibang komento ng mga netizens na tila dismayado, all the tweets now are dominated by ABS-CBN and TV5 and all the tweets are positive while GMA are also trending not because ayoko na ituloy. Ilang beses na natin silang na-call out din sa Twitter na baguhin hanggang ngayon di na tayo pinakikinggan hashtag ASAP on TV5 hashtag Reformat All Out Sunday. Hello GMA Networks at All Out Sunday 7. Lumaban naman kayo. Hindi yung kami lang lumalaban at ipinagtatanggol yung mga kachipan nyo. Hashtag Reformat All Out Sundays. Pakibalik na nga nyo yung Sunday Pinasaya. Ang boring naman yan. AOS, haha pensive, face thinking, face, hashtag Reformat All Out Sunday. OMG at GMA Network, nag-trending din pala ang All Out Sunday. Kaso yung hashtag na gamit ay hashtag Reformat All Out Sunday. Mahal namin ang mga Kapuso artists. Deserve nila ng matinong platform every Sunday. Hindi nila kailangang maglaro. Hindi nila kailangang bumanat ng komedya. Gising at GMA Network at Ligras at All Out Sunday 7. Hindi na masaya ang viewers nyo sa ibang segments nyo. Hashtag Reformat All Out Sundays. Concert level to the max kanina ang dating ng hashtag ASAP As One, which is the complete opposite level ng AOS. Trending pa ng hashtag Reformat All Out Sunday. GMA still struggling sa itatapat nila sa ASAP, with or without a franchise. Sumisilip ako sa ASAP kapag commercial break, and honestly kulang sa innovation ng show. Even the song choices, di gaano maganda, which I believe that GMA can offer. Kaya naman ng network bilang ginagawa. Tinatamad ba mag-effort kasi kumikita naman? Hashtag Reformat All Out Sunday. Bago tayo magpatuloy ay shoutout muna tayo sa ating mga avid subscribers. Pa-shoutout po James Rainbow Lopez Asuncion from Valenzuela City. Galing yan kay James Asuncion. At God bless, hoping for more videos, more subs, likes and views. Watching from Tarif, Saudi Arabia. Thank you. Galing yan kay ICU. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Samantala ay ang ASAP natin to ng ABS-CBN ay nakakaabot na ngayon sa mas maraming mga Pilipino sa buong bansa dahil sa pagpapalabas nito sa Sunday programming ng TV5
kasunod ng isang partnership sa pagitan ng dalawang big network sa bansa, ABS-CBN at TV5. Ang pag-ere ng longest running ng variety show na ASAP ay nagsimula sa TV5 nitong linggo, na ikinatuwa ng masugid na kapamilya at kapatid viewers. Maraming netizens ang labis na natuwa sa hakbang na ito na may hashtag na hashtag ASAP as One ang naging number one at nag-trending sa social media. Ang unang episode ng ASAP natin to na naging simulcast sa TV5 ay binuksan kasama ang isang song number mula sa ilan sa mga ABS-CBN at pinakamagagaling na singers ng industriya na sina Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Rivera, Gary Valenciano at Sasha Padilla na kumanta ng Sama-sama ni Alamid. Sinundan ito ng mga performances mula sa Gold Squad, Jason D, Jed Medela, Noy Volante, Joshua Garcia, Janine Verdin, Ellen Nimpa, Jonah, Angeline Quinto, Casey Tandingan, Enchong D, Loisa Andalio at Kim Chu at bukod sa iba pa. Positive feedback naman ang kinalabasan sa mga netizens at lubos ang tuwa sa unang pag-ere nito sa TV5. Nag-post din ang official Twitter account ng TV5 at ipinost ang screen capture ng performances ng ASAP natin to habang naka-ere sa TV5 channel. Ayon sa caption, 26 years at ASAP official, hashtag ASAP on TV5, hashtag ASAP as one. Ayon sa mga feedback ng ilang kapamilya fans, ganda ng opening prod ng ASAP. Grabe, nakakatuwa na mapanood sila. Sobrang happy ang kapamilya na mapapanood na din sa kapatid. Hashtag ASAP as one. No one can beat ASAP. Dito tayo sa legit na world-class performers. Hashtag ASAP as one. Wala na kaming hihilingin pa. Grabe, thank you ABS-CBN at TV5 for making this impossible to possible. Hashtag ASAP as one. Christmas special ba to? Siksik, liglig at umaapaw ang mga bituin. Hashtag ASAP as one at ASAP official. The power that hashtag ASAP as one holds, reaching the whole country as one with at TV5 Manila and at A2C Channel 11. Congratulations! Indeed, this is a history. May additional shoutout tayo mula kay Alex Cordova. Pa-shoutout naman dyan from Negros Occidental, I'm Alexander Cordova, salamat po. At galing kay Jay Rosh Regaspi, pa-shoutout po. Thank you sa aming mga subscribers. Samantala ay bukas naman ang posibilidad na magtrabaho sa GMA 7 si Mr. M o Johnny Manahan matapos umalis sa ABS-CBN dahil sa issue ng Shadow Talent Center na recently nga ay kanyang ipinahayag sa isang interview na ginawa ng PEP. Hindi raw inaalis ni Johnny Manahan ang posibilidad na magtrabaho sa GMA 7 lalo't isa na siyang free agent ngayon. Natanong siya during the interview na ano nga ba ang susunod na magaganap kay Mr. M at kung open ba siyang magtrabaho sa GMA 7 na rival ng Kapamilya Network at natanong kung may offer na ba siyang natatanggap. Ayon sa kanya, no, right now, no. But that doesn't mean that I've ruled it out. Kasi pwedeng mangyari yon. Ano ako, a trooper ako. Talagang I learned the business from the ground up. And the first rule is, you never refuse anything dapat. May trabaho, sali ako dyan, diba? Ngayon, wala, pero baka meron. Wala pa, quiet na lang muna ako. Relax muna. My lips are sealed. Nabanggit din ni Mr. M na inalok siya ng kaibigang si Lawrence Tan, Chief Marketing Officer ng Viva Entertainment, na magtrabaho sa kanila. Sabi ni Lo, dito ka na sa Viva. I said, why not? You know if you have a project. Papa freelance lang ako. It really is, kasi konti lang ang expectations. Ano ka lang, director ka lang, ganun. You don't worry about anything else. Natanong din siya kung may plano ba siyang magtayo ng talent management arm, subalit ang sabi niya ay ang prioridad niya muna ay magpahinga after 50 years siyang nagtrabaho na kung saan ay 35 years dito ay nagtrabaho sa ABS-CBN. At pahabol na shoutout tayo mula kay Robinson Srivilla, pa-shoutout naman po Rica Frente and Marquez family ng Santa Cruz Marinduque. Salamat po!
pa-shoutout na lang sa akin mismo. I'm your solid fan and supporter right here from Batasan Hills, Quezon City. Yan ay galing kay Ernie Gaufo. Ito nga ang mga latest na balita para sa inyo. Ano ang inyong opinion? Shoutout ba ang gusto mo? Comment down below at i-feature namin ang mga shoutout request at best comment sa mga susunod naming mga videos.